Magandang araw kaibigan at salamat sa iyong pagsubaybay. Ngayon ay ating kilalanin ang 12 hukom ng mga Israelita at alamin din natin ang kwento ng karamihan sa kanila. Ang hukom, ang taong nangangasiwa sa paglilitis sa hukuman na mag-isa o bilang bahagi ng lupon ng mga hukom. Ang isang hukom ay inaasahang magsasagawa ng paglilitis sa isang patas at walang kinikilingang paraan sa isang bukas na korte. Ano ang pinagkaiba ng hukom ngayon at ang mga hukom sa Biblia? Kung ihahambing natin ang modernong hukom sa mga hukom sa Biblia, ay malayong mas mabigat ang tungkulin at responsibilidad ng mga hukom sa Biblia dahil sila ay pinili ng Diyos para pangunahan ang mga Israelita. Sinasabing ang mga hukom na ito ay tinawag ng Diyos para mamuno sa mga Israelita sa panahon ng problema. Sinasabi ng ilan na ang katumbas ng pagiging hukom noon ay isang war chieftain na siyang nangunguna sa pakikipagdigma. Sa Biblia ay may 12 hukom na nanguna sa mga Israelita bago pa sila nagkaroon ng hari. Ang mga hukom na ito ang sumunod pagkatapos namatay ni Joshua na anak ni Nun. Kapag nabasa ninyo ang libro ng mga hukom ay inyong mapapansin na halos paulit-ulit lang ang cycle na ginagawa ng mga Israelita. Kapag nasa mabuti na silang estado, ay muli silang gumagawa ng kasalanan, katulad na lang ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag nakita ito ng Diyos, hinahayaan niyang magapi ang mga Israelita ng kanilang mga kalaban, masakop ang mga ito at maapi. Sa ganong paraan ay maaalala nila ang Diyos at sila'y humihingi ng tawad at nagpapatulong. Saka naman ipinapadala ng Diyos ang kanyang mga sugong hukom para tulungan ang mga Israelita. Mababasa ito sa libro ng mga hukom sa Biblia. Othniel. Pagkatapos ng pamumuno ni Joshua, ay si Othniel ang unang hukom na tinawag ng Diyos para sa mga Israelita. Si Othniel ay anak ni Kenaz at nakababatang kapatid ni Caleb. Kung natatandaan ninyo si Caleb, ay siya ang isa sa 12 espiya na inutusan ni Moises na magtungo sa Kanaan at dalawa sila ni Joshua na nagsabing maganda ang lupain ng Kanaan. Ang kwento ni Othniel ay mababasa sa Book of Judges, chapter 3, verses 7 to 11. Gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon dahil kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga imahen ni Baal at ni Asherah. Dahil dito, labis na nagalit ang Panginoon sa kanila, kaya hinayaan niya silang matalo ni Haring Kushan-Rishathaim ng Aram-Naharaim. Sila'y sinakop nito sa loob ng 8 taon, pero nang humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon, binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya ay si Othniel na anak ni Kenaz na nakababatang kapatid ni Caleb. Ginabayan siya ng Espiritu ng Panginoon at pinamunuan niya ang Israel. Nakipaglaban siya kay Haring Kushan-Rishathaim ng Aram at pinagtagumpay siya ng Panginoon, kaya nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon at pagkatapos ay namatay si Othniel. Ehud. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Dahil dito, ipinasakop sila ng Panginoon kay Haring Eglon ng Moab. Sa tulong ng mga Ammonita at Amalekita, nilusob at tinalo ni Eglon ang Israel at sinakop ang lungsod ng Jericho. Sinakop sila ni Eglon sa loob ng 18 taon. Muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon at binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya ang kaliweteng si Ehud na anak ni Gera na mula sa lahi ni Benjamin. Ipinadala siya ng mga Israelita kay Haring Eglon ng Moab para ibigay dito ang buwis ng Israel. Bago siya umalis, gumawa siya ng isang espada na magkabila ang talim na may kalahating metro ang haba. Itinali niya ito sa kanyang kanang hita sa ilalim ng kanyang damit. Nang naroon na siya, ibinigay niya ang buwis kay Haring Eglon na napakatabang tao. Nang maibigay ni Ehud ang buwis, pinauwi niya ang mga kasamahang nagdala ng buwis. Sumama siya sa kanila noong una, pero nang makarating sila sa mga inukitang bato sa Gilgal, bumalik si Ehud at sinabi sa hari, "Mahal na hari, may lihim po akong sasabihin sa inyo." Kaya sinabi ng hari sa mga utusan niya, "Iwan niyo muna kami." At umalis ang lahat ng utusan niya. Pagkatapos, lumapit si Ehud sa hari na nakaupo sa malamig niyang kwarto sa itaas. Sinabi ni Ehud, "May mensahe ako sa inyo mula sa Diyos."
Nang tumayo ang hari, binunot ni Ehud ng kaliwang kamay niya ang espada sa kanang hita niya at sinaksak sa tiyan ang hari at tumagos ito hanggang sa kanyang likod. At dahil mataba ang hari, bumaon pati ang hawakan ng espada, kaya hindi na niya ito binunot. Pagkatapos, lumabas si Ehud sa kwarto at ikinandado ang mga pinto. Nang nakaalis na siya, bumalik ang mga utusan ng hari at nakita nila na sarado ang pinto. Akala nila nasa palikuran ang hari, kaya hindi na lang nila binuksan ang mga pinto at naghintay sila sa labas. Pero nang magtagal, hindi na sila mapalagay dahil hindi pa rin binubuksan ng hari ang mga pinto, kaya kinuha na lang nila ang susi at binuksan ito at nakita nila ang kanilang hari na nakahandusay sa sahig na patay na. Habang hinihintay ng mga utusan na buksan ng hari ang mga pinto, nakatakas na si Ehud. Dumaan siya sa mga imaheng bato at pumunta sa Sira. Pagdating niya sa kabundukan ng Ephraim, hinipan niya ang trompeta para tawagin ang mga Israelita sa pagkikipaglaban. Pagkatapos, bumaba ang mga Israelita mula sa kabundukan sa pangunguna ni Ehud. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin dahil pagtatagumpayin kayo ng Panginoon laban sa Moab na kalaban ninyo." Kaya sumunod sila sa kanya at sinakop nila ang tawiran sa ilog ng Jordan patungong Moab at wala silang pinatawid doon ni isang tao. Nang araw na iyon, nakapatay sila ng 10,000 malalakas at matatapang na Moabita. Wala ni isang nakatakas sa kanila. Sinakop ng Israel ang Moab ng araw na iyon at mula noon naging mapayapa ang Israel sa loob ng 80 taon. Shamgar. Si Shamgar na anak ni Anat ang sumunod kay Ehud bilang pinuno. Iniligtas niya ang Israel sa mga Filisteo. Nakapatay siya ng 600 Filisteo gamit ang tungkod niyang pangtaboy sa baka. Walang masyadong sinabi sa Biblia tungkol kay Shamgar, maliban sa nakalagay sa Book of Judges, chapter 3, verse 31, at ang pagbanggit ng isa pang hukom na babae na si Deborah sa kanyang awit na matatagpuan sa Judges, chapter 5, verse 6. Kung sakaling alam mo ang kwento ni Shamgar, ay pwede mong i-comment ito sa baba para malaman din natin. Deborah. Pagkamatay ni Ehud, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon, kaya hinayaan ng Panginoon na sakupin sila ni Haring Jabin ng Hazor na isang hari ng mga Kananeo. Ang commander ng mga sundalo ni Jabin ay si Sisera na nakatira sa Harosheth Hagoyim. May 900 karwaheng yari sa bakal si Jabin at labis niyang pinagmalupitan ang mga Israelita sa loob ng 20 taon. Kaya muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Nang panahong iyon, ang pinuno ng Israel ay si Deborah na isang propeta ng Diyos at asawa ni Lapidot. Kapag gustong ayusin ng mga Israelita ang kanilang mga di pagkakaunawaan, pumupunta sila kay Deborah na nasa ilalim ng puno ng palma na pag-aari nito sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Ephraim. Isang araw, ipinatawag ni Deborah si Barak na anak ni Abinuam na taga Kedesh na sakop ng lahi ni Naftali. Pagdating ni Barak, sinabi ni Deborah sa kanya, "Inuutusan ka ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na kumuha ng 10,000 lalaki sa lahi ni Naftali at Zebulun at dalhin sila sa bundok ng Tabor. Lilinlangin ko si Sisera, ang commander ng mga sundalo ni Jabin na pumunta sa lambak ng Kishon, kasama ang kanyang mga sundalo at mga karwahe, at doon pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila." Sinabi ni Barak kay Deborah, "Pupunta ako kung sasama ka, pero kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta." Sumagot si Deborah, "Sige, sasama ako sa inyo, pero hindi mapupunta sa iyong karangalan dahil ipapatalo ng Panginoon si Sisera sa isang babae." Kaya sumama si Deborah kay Barak at pumunta sila sa Kedesh. Doon, ipinatawag ni Barak ang mga lahi ni Naftali at ni Zebulun at 10,000 tao ang sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Nang panahong iyon, si Heber na Keneo ay nagtayo ng tolda niya malapit sa puno ng Terebinto sa Zaananim malapit sa Kedesh. Humiwalay siya sa ibang mga Keneo na mula sa angkan ni Hobab na bayaw ni Moises. Ngayon, may nakapagsabi kay Sisera na papunta si Barak sa bundok ng Tabor, kaya tinipon ni Sisera ang 900 karwahin niyang yari sa bakal
at ang lahat ng sundalo niya at umalis sila mula sa Haroshet Hagoyim papunta sa lambak ng Kishon. Sinabi ni Deborah kay Barak, "Humanda ka, ito na ang araw na pagtatagumpayin ka ng Panginoon laban kay Sisera. Pangungunahan ka ng Panginoon." Kaya bumaba si Barak sa bundok ng Tabor kasama ng 10,000 niyang sundalo. Nang lumusob na si Barak, nilito ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng mga ngarwahe at sundalo niya. Pagkatapos, tumalon si Sisera sa karwahe niya at tumakas. Hinabol nila Barak ang mga sundalo at ang mga ngarwahe ni Sisera hanggang sa Haroshet Hagoyim at nilipol ang mga ito. Wala ni isang natira sa kanila. Si Sisera naman ay tumakas papunta sa tolda ni Jael na asawa ni Heber dahil magkaibigan si Haring Jabin ng Hazor at ang pamilya ni Heber na Kineo. Sinalubong ni Jael si Sisera at sinabi, "Tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot." Kaya pumasok si Sisera sa tolda at tinakluban siya ni Jael ng kumot para itago. Sinabi ni Sisera kay Jael, "Pahingi ng tubig. Uhaw na ako." Kaya binuksan ni Jael ang balat na sisidlan ng gatas at pinainom si Sisera at pagkatapos ay itinago siyang muli. Sinabi ni Sisera, "Tumayo ka sa pintuan ng tolda. Kapag may ibang dumating at magtanong kung may ibang tao rito, sabihin mong wala." Dahil sa sobrang pagod ni Sisera, nakatulog siya. Nang makita ni Jael na nakatulog si Sisera, kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at dahan-dahang lumapit kay Sisera. Pagkatapos, ibinaon niya ang tulos sa sentido ni Sisera gamit ang martilyo hanggang sa bumaon ang tulos sa lupa at namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinalubong siya ni Jael at sinabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang taong hinahanap mo." Pagpasok ni Barak sa tolda kasama ni Jael, nakita niya roon si Sisera na nakahandusay at patay na at may tulos na nakabaon sa kanyang ulo. Nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang mga Israelita laban kay Haring Jabin na Kananeo. Patuloy nilang nilabanan si Jabin hanggang sa mapatay nila ito. Si Gideon muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ang mga Midianita kaysa sa mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midianita, Amalekita at iba pang mga lipi galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may Gaza. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat pati ang mga tupa, baka at asno. Dumarating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka, tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami at sinisira ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng mga Midianita, sila'y pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi ang ganito, "Inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pangalipin at sa lahat ng inyong aaway. Natalo ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh na inyong Diyos at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos ng mga Amoreo sa lupaing inyong tinitirhan ngayon, ngunit hindi kayo nakinig sa akin." Dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas na buhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki." Sumagot si Gideon, "Mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon, gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno? Kung paanong sila iniligtas niya sa Ehipto? Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita." Sinabi sa kanya ni Yahweh,
Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon. Ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para kang lumaban sa isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang naguutos sa akin. Huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ni Yahweh. Umuwi nga si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa ng tinapay na walang pampalsa mula sa 5 salop na harina. Pagkaluto, inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng malaking puno. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong ito ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw. Iyon nga ang ginawa ni Gideon. Ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamamagitan ng tungkod. May lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. Saka pa lamang naunawaan ni Gideon na ang anghel ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang iyong anghel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang toro na 7 taong gulang. Gibayin mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at putulin mo ang ribulto ni Asherah sa tabi nito. Pagkatapos, magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputul-putulin mo ang mga ribulto ni Asherah at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang 2nd toro ng iyong ama bilang handog na sinusunog. Kaya't isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Gabi nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. Kinabukasan ng madaling araw, nakita na lamang ng mga tao na wasak na ang altar ni Baal at putol-putol na ang ribulto ni Asherah na ipinanggatong sa 2nd toro na sinunog sa altar na itinayo doon. Nagtanungan sila, sino kaya ang may kagagawan nito? Nagsiyasat sila at nalaman nilang si Gideon na anak ni Joas ang may kagagawan yun. Sinabi ng mga taong bayan kay Joas, ilabas mo rito ang anak mo at papatayin namin. Giniban niya ang altar ni Baal at pinagputol-putol ang ribulto ni Asherah sa tabi ng altar. Sumagot si Joas, ipinaglalaban ba ninyo si Baal? Ipinagtatanggol niyo ba siya? Sino mang makipaglaban para sa kanya ay papatayin bago mag-umaga. Kung siya ay talagang Diyos, hayaan ninyong ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Di ba't kanyang altar ang giniba? Mula noon, si Gideon ay tinaguri ang Jerubbaal dahil sa sinabi ni Joas na hayaan ninyong ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili. Hindi ba't sa kanya ang altar na giniba? Ang mga Midianita, Amalekita at iba pang mga lipi sa silangan ay sama-samang tumawid sa ilog Jordan at nagkampo sa libis ng Jezreel. Lumukob kay Gideon ang espiritu ni Yahweh. Hinipan niya ang trompeta bilang hudyat na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan ng angkan ni Abiezer. Nagpadala siya ng mga sugo sa buong nasa sakupan ng mga lipi nina Manases, Asher, Zebulun at Neftali upang makiisa sa kanyang mga liping ito. Nagpasya namang sumama ang mga ito kay Gideon. Sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi ninyo sa akin na ako ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel. Dahil dito, maglalatag ako ng isang lana sa giikan ng trigo. Kapag nabasa ito ng hamog, ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel. Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Kinabukasan ng umaga,
Kinuha niya ang lanang inilatag sa giikan at nang pigain niya ito, napuno niya ng tubig ang isang mangkok. Sinabi ni Gideon sa Diyos, "Huwag po kayong magagalit sa akin. Mayroon pa po akong isang hihilingin. Nais ko pong matuyo naman itong lana at mabasa ng hamog ang lupa sa paligid." Kinabukasan, ginawa nga iyon ng Diyos. Tuyo ang lana, ngunit basa ng hamog ang lupa sa paligid nito. Si Gideon ay tinawag ding Jerubbaal. Isang araw, maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan at nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Samantala, ang mga Midianita ay nagkampo sa hilagang kapatagan sa may burol ng More. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtugumpayin ko kayo laban sa mga Midianita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita at hindi dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo sa mga taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi." Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ngunit 10,000 pa ang naiwan. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, "Napakarami pa rin natira. Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi." Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, "Ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso. Ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom. Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay 300. At ang iba'y lumuhod upang uminom." Sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Ang 300 sumalok sa pag-inom ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midianita. Ang iba namay, pauwiin mo na." Kaya't pinauwi ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. Iniwan sa mga ito ang lahat ng banga at mga trompeta. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa libis sa gawing ibaba nila. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Lusubin na ninyo ang kampo ng Midianita sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong mga kamay. Kung nag-aalinlangan ka pa hanggang ngayon, pumunta ka sa kampo kasama ang tagapaglingkod mong si Pura. Tiyak na lalakas ang loob mo kapag narinig mo ang kanilang usapan." Kaya't si Gideon at si Pura ay palihim na nagpunta sa may kampo ng mga Midianita. Ang mga Midianita, pati ang mga Amalekita at mga tribo sa paligid ay naglipa na sa kapatagan na parang mga balang sa dami. Ang kanilang mga kamelyo naman ay sindami ng buhangin sa dagat. Nang malapit na sina Gideon, may narinig silang nag-uusap. Ang sabi ng isa, "Napanaginipan kong may isang tinapay na sibadang gumulong sa ating kampo. Nagulungan daw ang tolda at ito'y bumagsak." Sagot naman ng isa, "Yun ay walang iba kundi ang tabak ng Israelitang si Gideon na anak ni Joas. Ang Midian at ang buong hukbo ay ibinigay na ng Diyos sa kanyang kamay." Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos, nagbalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi sa kanila, "Bumangon na kayo. Ibinigay na ni Yahweh sa inyong mga kamay ang mga Midianita. Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang 300 tauhan. Bawat isa'y binigyan niya ng trumpeta at banga na may sulo sa loob." Sinabi niya sa kanila, "Kapag malapit na ako sa kanilang kampo, tumingin kayo sa akin at gawin ninyo ang gagawin ko. Kapag narinig ninyong hinihihipan ko at ng aking pangkat ang aming mga trompeta, hipan na rin ninyo ang inyong trompeta sa palibot ng kampo at sumigaw kayo ng para kay Yahweh at para kay Gideon. Maghahating gabi na. Halos kapapalit pa lamang ng pangkat ng tanod nang sina Gideon ay makalapit sa kampo ng mga Midianita. Hinipan nila ang kanilang mga trompeta, sabay basag sa mga dala nilang banga. Ganoon din ang ginawa ng dalawang pangkat. Hawak ng kanilang kaliwang kamay ang sulo at nasa kanan naman ang trompeta habang sumisigaw ng tabak ni Yahweh at ni Gideon. Bawat isa'y hindi umalis sa kanyang kinatatayuan sa paligid ng kampo. Samantalang nagsisigawan at nagkakanya-kanyang takbuhan ang mga nasa kampo. At habang walang tigil sa pag-ihip ng trompeta ang 300 Israelita,
pinaglaban-laban ni Yahweh ang mga nasa kampo. Kanya-kanya silang takbo tungo sa Serera hanggang Beth Sita at Abel Mehola malapit sa Tabata. Ipinatawag ni Gideon ang kalalakihang mula sa mga lipi ni Naphtali, Asher at Manasses at ipinahabol sa mga ito ang mga Midianita. Si Gideon ay nagpadala ng mga sugo sa lipi ni Ephraim na nakatira sa mga kaburulan. Sinabi niya, "Bumaba kayo at tugisin ninyo ang mga Midianita. Pabantayan ninyo ang ilog Jordan at ang mga batis hanggang sa Beth Bara upang hindi sila makatawid." Kaya't lahat ng kalalakihan sa lipi ng Ephraim ay nagtipon at ganun nga ang kanilang ginawa. Sa paghabol nila sa mga Midianita, nabihag nila ang dalawang pinunong sina Oreb at Zeeb. Pinatay nila si Oreb sa bato ni Oreb at si Zeeb sa pisaan ng ubas ni Zeeb. Pagkatapos, dinala nila ang ulo ng dalawang ito kay Gideon sa ibayo ng Jordan. Pagkatapos, pumunta kay Gideon ang mga kalalakihan ng Ephraim. "Bakit mo kami ginanito? Bakit hindi mo kami tinawag bago ninyo lusubin ang mga Midianita?" Pagalit nilang tanong. "Ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang maliit ninyong nagawa ay higit pa sa nagawa ng angkan namin," sagot ni Gideon. "Niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang dalawang pinunong Midianitang sina Oreb at Zeeb. Alin sa mga nagawa ko ang maipapantay riyan?" Nang marinig nila ito, napawi ang kanilang galit. Si Gideon at ang 300 niyang tauhan ay nakatawid na ng ilog Jordan. Pagod na sila ngunit patuloy pa rin nilang hinahabol ang mga Midianita. Nang umabot sila sa Sukot, nakiusap siya sa mga taga roon. "Maaari po bang bigyan ninyo ng makakain ang aking mga tauhan? Latang-lata na sila sa gutom at hinahabol pa namin ang dalawang hari ng mga Midianita na sina Zeba at Zalmona." Ngunit sumagot ang mga taga-Sukot, "Bakit namin kayo bibigyan ng pagkain? Hindi pa ninyo nabibihag sina Zeba at Zalmona." Dahil dito, sinabi ni Gideon, "Kayo ang bahala. Kapag nahuli na namin sina Zeba at Zalmona, hahagupitin ko kayo ng latigong tinik na mula sa halamang disyerto." Pagkasabi ni Toy, nagtuloy sila sa Pinuel at doon humingi ng pagkain. Ngunit ang sagot ng mga taga roon ay tulad din ng sagot ng mga taga-Sukot. Sinabi niya sa kanila, "Tinitiyak ko sa inyong kami matagumpay na makakabalik dito. Pagbalik namin, gigibain ko ang tori ninyo." Sina Zeba at Zalmona ay nasa Karkor noon, kasama ang nalalabi nilang kawal na 15,000 sapagkat 120,000 na ang napapatay sa kanila. Dumaan sina Gideon sa gilid ng ilang, sa silangan ng Noba at Jogbeha, saka biglang sumalakay. Tatakas sana sina Zeba at Zalmona, ngunit nahuli sila ni Gideon. Dahil dito, nataranta ang mga kawal ng dalawang haring Midianita. Nang magbalik sina Gideon mula sa labanan, sa pasong Heres sila nagdaan. Nakahuli sila ng isang binatang taga-Sukot. Itinanong niya rito kung sino-sino ang mga opisyal at pinuno ng Sukot. At isa-isa namang isinulat nito. Umabot ng 77 ang kanyang naisulat. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ang mga ito at tinanong, "Natatandaan ba ninyo nang ako'y humingi sa inyo ng pagkain? Sinabi ninyo sa akin na hindi ninyo kami bibigyan ng pagkain hanggang hindi namin nahuhuli sina Zeba at Zalmona. Kahit na nooy lupaypay na kami sa gutom, bihag na namin sila ngayon." At nagpakuha siya ng mga tinikang sanga ng kahoy at sa pamamagitan nito'y pinarusahan ang mga pinuno ng Sukot. Pagkatapos, giniba niya ang tore sa Pinuel at pinatay ang mga kalalakihan doon. Pagkaraan, tinanong niya si Zeba at Zalmona, "Anong hitsura ng mga lalaking pinatay ninyo sa Tabor? Kamukha mo silang lahat, parang mga anak ng hari," sagot nila. Sinabi ni Gideon, "Sila'y mga kapatid ko at mga anak ng aking ina. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung hindi ninyo sila pinatay ay hindi ko rin sana kayo papatayin." At sinabi niya sa pinakamatanda niyang anak na si Jeter, "Patayin mo sila. Palibhasa'y bata,
natakot itong bumunot ng tabak at pumatay ng tao. Dahil dito, sinabi ni Naziba at Zalmuna kay Giryon, "Bakit hindi ikaw ang pumatay sa amin? Mga tunay na lalaki lamang ang maaaring pumatay ng tao." Kaya sila'y pinatay ni Giryon at kinuha ang mga palamuti sa leeg ng kanilang mga kamelyo. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang mga Israelita at sinabi nila kay Giryon, "Ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin sa mga Midianita. Ikaw na at ang iyong angkan ang maghari sa amin." Sumagot si Giryon, "Hindi ako ni ang aking mga anak ang dapat maghari sa inyo. Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo. Ngunit mayroon akong hihilingin sa inyo. Ibigay ninyo sa akin ang mga hikaw na nasamsam ninyo mula sa kanila." Sumagot sila, "Buong puso naming ibibigay sa iyo." Naglatag sila sa lupa ng isang malapad na damit at inilagay roon ang lahat ng nasamsam nilang hikaw. Nang timbangin nila ang mga hikaw na ginto, ito'y umabot ng 60 libra. Hindi pa kasama ang mga hiyas, kwintas at mga kulay ubeng kasuotan ng mga hari ng Midian. Hindi rin kasama doon ang mga palamuti sa leeg ng mga kamelyo. Mula sa gintong nasamsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang diyos-diyosan at dinala sa Ofra na kanyang lungsod. Ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa diyos-diyosang ipinagawa ni Gideon. Ito ang malaking kapulaan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Lubusang natalo ng Israel ang Midian at ito'y hindi na nakabawi. Nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon habang nabubuhay si Gideon. Umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon nanirahan. 70 ang kanyang naging anak sapagkat marami siyang asawa. Mayroon pa siyang isang asawang lingkod sa Shechem na nagkaanak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Matandang matanda na nang mamatay si Gideon na anak ni Joas. Inilibing siya sa libingan ng kanyang ama sa Ofra, ang bayan ng angkan ni Abiezer. Mula nang mamatay si Gideon, ang mga Israelita ay hindi na namuhay ng tapat sa Diyos. Sa halip, naglingkod sila sa mga Baal at ang kanilang kinilalang Diyos ay si Baal Berit. Hindi na sila naglingkod sa Diyos nilang si Yahweh na nagligtas sa kanila sa mga kaaway na nakapalibot sa kanila. Hindi sila tumanaw ng utang na loob sa sambahayan ni Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa nito para sa Israel. Paglipas ng panahon, si Abimelech na anak ni Gideon ay nagpunta sa Shechem sa mga kamag-anak ng kanyang ina. Sinabi niya sa mga ito, "Itanong ninyo sa lahat ng taga-Shechem kung alin ang gusto nila. Pamunuan sila ng 70 anak ni Gideon o ng iisang tao. At huwag ninyong kalilimutang ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman." Ang mga taga-Shechem ay kinausap nga ng mga kamag-anak ng ina ni Abimelech. Pinagkaisahan ng mga ito na siya ang mamahala sa kanila sapagkat siya naman ay kamag-anak nila. Binigyan nila si Abimelech ng 70 pirasong pilak mula sa kabangbayan ng templo ni Baal Berit. Ginamit niya ito bilang pambayad sa ilang tao roon na walang magawang magaling at sila'y sumama sa kanila. Nagpunta siya sa Ofra sa bahay ng kanyang ama at pinatay sa ibabaw ng isang malaking bato ang kanyang 70 kapatid sa ama niyang si Gideon. Lahat ay napatay niya liban kay Jotham na siyang pinakabata sapagkat nakapagtago ito. Ang mga taga Shechem at Beth Milo ay sama-samang nagpunta sa may malaking puno sa Shechem at ginawa nilang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Jotham, tumayo siya sa taluktok ng bundok ng Gezerim at sumigaw, "Mga taga Shechem, makinig kayo sa akin upang makinig sa inyo ang Diyos." Isang araw, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari nila. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Hindi ko maiiwan ang paggawa ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao para maghari lamang sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng masasarap kong bunga upang pagharian ko lamang kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng alak
na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao upang pagharian ko lamang kayo. Kaya sinabi nila sa halamang matinik, ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng halamang matinik, kung talagang gusto ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy sa aking mga tinik upang sunugin ang mga sedar ng Lebanon. Ngayon, patuloy ni Jotham, sang-ayon ba sa inyong malinis na hangarin na ginawa ninyong hari si Abimelech? Iginalang ba ninyo ang alaala ni Gideon at nilalapastangan ninyo ang kanyang pamilya? Alalahanin ninyong kayo'y ipinaglaban ng aking ama. Itinayan niya ang kanyang buhay upang iligtas kayo sa mga Midianita. Ngunit ngayon, kinakalaban ninyo ang sambahayan ng aking ama. Pinatay ninyo ang 70 niyang anak sa ibabaw ng isang bato at si Abimelech na anak niya sa kanyang alibing babae ang ginawa ninyong hari sapagkat kamag-anak ninyo. Kung yan ang inakala ninyong dapat iganti sa kabutihan sa inyo ni Gideon at sa kanyang sambahayan, ipagpatuloy ninyo, magpakaligaya kayo, pati si Abimelech. Ngunit kung hindi, sumiklab sana ang apoy mula sa mga lalaki ng Shechem at Bet-Milo at sunugin si Abimelech. Pagkasabi nito'y, patakbong umalis si Jotham at nagtago sa pier dahil sa takot sa kapatid niyang si Abimelech. 3 taong pinamunuan ni Abimelech ang Israel, ngunit nagpadala ang Diyos ng espiritu ng hinwaan sa mga taga-Shechem at kay Abimelech. Dahil dito, naghimagsik ang mga kalalakihan ng Shechem laban kay Abimelech. Nangyari ito upang pagbayarin si Abimelech at ang mga nagsulsol sa kanya na patayin ang 70 anak ni Gideon. Ang mga taga-Shechem ay naglagay ng mga tauhan upang tambangan sa bundok si Abimelech. Hinaharang nila ang lahat ng magdaan doon. Nabalitaan ito ni Abimelech. Noon, si Gaal na anak ni Ebed ay nagpunta sa Shechem. Kasama ang kanyang mga kapatid, nagtiwala naman sa kanya ang mga taga roon. Namita sila ng ubas, ginawa itong alak at sila'y nagpista. Sa kainitan ng pista ay pumasok sila sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan. Kumain sila roon at nag-inuman habang patuloy na kinukutya si Abimelech. Sinabi ni Gaal, bakit ba tayo pasasakop kay Abimelech? Sino siya kung ihahambing sa mga taga-Shechem? Hindi ba anak lamang siya ni Gideon? At pati si Zebul ay sunod-sunuran sa kanya. Bakit nga tayo pasasakop sa kanya? Ibangon ninyo ang karangalan ng ninuno ninyong si Hamor. Kung ako ang mamumuno sa inyo, tiyak na matatalo natin siya. Sasabihin ko sa kanyang ilabas na niya ang buo niyang hukbo at maglaban kami. Nabalitaan ni Zebul na tagapamahala ng lungsod ang pinagsasabi ni Gaal, kaya't ito'y nagalit. Nagsugo siya kay Abimelech sa aruma at ipinasabi, si Gaal at ang kanyang mga kamag-anak ay narito sa Shechem. Pinag-aalsan niya ang mga taga-Shechem laban sa iyo. Kaya mamayang gabi, isama mo ang iyong mga tauhan. Magtago muna kayo sa labas ng lungsod. Bukas pagsikat ng araw, bigla kayong sumalakay. Kapag lumaban si Nagaal, gawin mo na sa kanya ang gusto mo. Kaya't lumakad si Abimelech at ang kanyang mga tauhan. Sila'y 4 na pangkat at nagtago muna sa labas ng Shechem. Kinaumagahan, tumayo si Gaal sa may pagpasok ng lungsod. Si Abimelech naman ay lumabas sa kanilang pinagtataguan. Nang makita sila ni Gaal, sinabi nito kay Zebul, may mga taong nanggagaling sa kabundukan. Sumagot si Zebul, anino lamang ng bundok ang nakikita mo? Tingin mo lang ay tao. Sinabi uli ni Gaal, may mga taong bumababa sa may brol. May isang pangkat pang nagmumula sa may sagrarong puno ng ensina. Sinabi sa kanya ni Zebul, tignan ko ngayon ang yabang mo. Diba't itinatanong mo kung sino si Abimelech para sumakop sa atin? Sila na iyon. Bakit di mo sila labanan? Dinipon nga ni Gaal ang taga-Shechem at hinarap si Abimelech. Ngunit natalo siya, kaya napilitang tumakas. Hinabol siya ni Abimelech at marami ang nabuwal na sugatan hanggang sa may pagpasok ng lungsod. Nagbalik na sa aruma si Abimelech. Si Gaal naman at ang natitira pa niyang kamag-anak ay pinalayas ni Zebul sa Shechem at pinagsabihang huwag nang magbalik. Kinabukasan, ang mga taga-Shechem ay lumabas ng bukid at ito'y nalaman ni Abimelech. Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang mga tauhan at sila'y nagabang. Nang makita nila ang mga taga-Shechem, pinatay nila ang mga ito. Ang pangkat ni Abimelech ay nagmamalaking nagpunta sa pagpasok ng lungsod upang magpantay. Samantalang
pinapatay ng 2 pangkat ang mga tao sa kabukiran. Sinabi Milik ay maghapong nakipaglaban sa mga taga Shechem bago nila naubos ang mga taga roon at nasakop ang lungsod. Pagkatapos, iginuho nila ang buong lungsod at sinabugan ng makapal na asin ang lupa. Nang mabalitaan ito ng mga nakatira sa kastilyo sa Shechem, nagtago sila sa templo ni Baal Berit. Nalaman ito ni Abimelech, kaya't isinama niya sa bundok Zalmon ang kanyang mga tauhan. Pagdating doon, pumutol siya ng mga sanga ng kahoy at pinasan. Lahat ng tauhan niya'y pinakuha rin niya ng mga sanga ng kahoy. Nagkanya-kanya sila ng pasan at sumunod kay Abimelech. Ang mga ito itinambak nila sa ibaba ng tore at sinunog. Namatay lahat ang nasa loob nitong may 1,000 katao, pati mga babae. Pagkatapos, si Abimelech ay nagtuloy sa Tebes at sinakop iyon. May matibay na tore doon na pinagtataguan ng mga taga-Tebes. Nang makapasok na ang lahat, sinarhan nila ang daan at sila'y umakyat hanggang sa tuktok ng tore. Sinundan sila ni Abimelech at susunugin sana ang tore, ngunit siya ay pinagsakan ng malaking bato ng isang babaeng naroon at nabasag ang kanyang bungo. Kaya't dali-dali niyang tinawag ang kanyang lingkod at sinabi, "Patayin mo ako ng iyong tabak para hindi nila sabihing babae ang nakapatay sa akin." Kaya siya ay sinaksak ng kanyang lingkod at namatay. Nang malaman ng mga taga-Israelita na patay na si Abimelech, naguwian na sila sa kanya-kanyang tahanan. Sa ganitong paraan, si Abimelech ay siningil ng Diyos dahil sa pagpatay sa 70 niyang kapatid. Pinagdusa rin ng Diyos ang mga taga-Shechem tulad ng sumpa sa kanila ni Jotham na anak ni Gideon. Tola. Pagkamatay ni Abimelech na anak ni Gideon, si Tola na anak ni Puwa at apo ni Dodo ang siyang namuno sa pagliligtas sa Israelita. Mula siya sa lahi ni Isakar, pero tumira siya sa Shamir sa kabundukan ng Ephraim. Pinamunuan niyang Israel sa loob ng 23 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Shamir. Jair. Ang sumunod kay Tola ay si Jair na taga Gilead. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 22 taon. Mayroon siyang 30 anak at ang bawat isa sa kanila'y may asnong sinasakyan. Ang mga ito ang namamahala sa 30 bayan sa Gilead na tinawag na bayan ni Jair. Nang mamatay si Jair, inilibing siya sa Kamon. Jepta. Pagkatapos mamatay ni Jair, ay balik sa dating gawi ang mga Israelita. Muli silang sumamba sa mga maraming diyos-diyosan. Kaya muling nagalit ang Diyos at sila ay pinasakop sa mga Ammonita at mga Filisteo at sila ay naghirap ng 12 taon. Nang muli silang manumbalik sa Diyos, ay inutusan ng Diyos si Jephtha para pamunuan ang Israel. Si Jephtha na taga Gilead ay isang magiting na sundalo. Si Gilead ang kanyang ama at ang kanyang ina ay isang babaeng bayaran. Dahil anak si Jephtha sa bayarang babae, ay kinainisan siya ng kanyang mga kapatid sa ama at siya ay pinalayas. Ngunit nang sila ay salakayin ng mga Ammonita, ay nag-usap-usap ang mga taga Gilead na kanilang gawing commander si Jephtha. Dahil dito ay pinamunuan ni Jephtha ang mga taga Gilead at sila ay nakipaglaban sa mga Ammonita. Noong una ay nagpadala muna ng mensahero si Jephtha sa hari ng Ammonita para alamin ang dahilan kung bakit sila nito sinasalakay. Nalaman niyang nais bawiin ng hari ng Ammonita ang lupang nasakop ng mga Israelita noong sila ay pinamumunuan pa lamang ni Moises. Hindi siya pumayag dahil para sa kanya ay ibinigay ng Diyos ang kanilang lupain para sa mga Israelita. Sila ay nakipagdigmaan sa mga Ammonita at dahil sa tulong ng Diyos ay nanalo ang mga taga Gilead. Ngunit alam niyo ba na bago makipaglaban sina Jephtha sa mga Ammonita, ay nangako siya sa Diyos na kanyang iaalay ang unang sasalubong sa kanya mula sa kanyang sambahayan? Ito ang madilim na parte ng buhay ni Jephtha. Dahil pagkatapos nilang manalo sa labanan at nang umuwi siya, ang kanyang kaisa-isang anak na babae ang pinakaunang sumalubong sa kanya. At dahil nakapangako na siya, ay kanyang iniyalay ang kanyang anak na babae. Hindi lang dito natapos ang kanyang kwento. Dahil nang mabalitaan ng mga lahi ni Ephraim ang kanilang tagumpay laban sa mga Ammonita, nagalit sila sa hindi pagtawag ni Jephtha sa kanila para lumaban. Hinamon nila si Jephtha. Sa labanang ito ay umabot sa 42,000 taga-Ephraim ang kanilang pinatay. Pinamunuan ni Jephtha ang Israel sa loob ng 6 na taon
Nang mamatay siya, inilibing siya sa isang bayan sa Gilead. Ibzan, pagkamatay ni Jephtha, si Ibzan na taga Bethlehem ang pumalit sa kanya bilang pinuno ng Israel. Si Ibzan ay may 60 anak, 30 lalaki at 30 babae. Pinapag-asawa niya ang mga anak niyang babae sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan. Namuno siya sa Israel sa loob ng 7 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Bethlehem. Elon. Nang mamatay si Jephtha, ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Elon na taga Zebulun. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 10 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Ayalon na sakop ng Zebulun. Abdon. Nang mamatay si Elon, si Abdon ang pumalit sa kanya bilang pinuno. Si Abdon ay anak ni Hillel na taga Piraton. May 40 anak na lalaki at 30 apo na lalaki. At ang bawat isa sa kanila'y may asnong sinasakyan. Siya ang namuno sa Israel sa loob ng 8 taon. Pagkamatay niya, inilibing siya sa Piraton sa kabundukan ng Ephraim na sakop ng mga Amalekita. Katulad ni Jair, Tola at Shamgar, wala rin gaanong impormasyon tungkol kay Ibzan, Elon at Abdon. Ito ang dahilan kaya marami ang nag-iisip na 6 lang sa mga hukom na ito ang nakatanggap ng lubos na atensyon at pagpapala mula sa Diyos. Samson, ang pinakahuli sa lahat ng mga hukom. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon, kaya ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Filisteo sa loob ng 40 taon. Nang panahong iyon, may isang lalaki na ang pangalan ay Manoa. Kabilang siya sa lahi ni Dan at nakatira siya sa Zora. Ang asawa niya ay baog. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa asawa ni Manoa at nagsabi, "Hanggang ngayon ay wala ka pang anak, pero hindi magtatagal, magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki. Mula ngayon, siguraduhin mong hindi ka naiinom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing o kakain ng anumang pagkain na itinuturing ni marumi. At huwag mong gugupitan ng buhok niya, sapagkat ang sanggol na isisilang mo ay itatalaga sa Diyos bilang isang Nazareo. Ililigtas niya ang Israel sa mga Filisteo." Pumunta ang babae sa kanyang asawa at sinabi, "Nagpakita sa akin ang isang kamanghamanghang lingkod ng Diyos na parang anghel. Hindi ko na itanong kung taga saan siya at hindi rin niya sinabi kung sino siya. Sinabi niya sa akin na mabubuntis ako at manganganak ng lalaki. Sinabihan din niya ako na huwag iinom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing o kumain ng anumang pagkain na itinuturing na marami. Dahil ang sanggol na isisilang ko ay itatalaga sa Diyos bilang isang Nazareo mula sa kanyang pagkasilang hanggang sa mamatay siya." Dahil dito, nanalangin si Manoa, "Panginoon, kung maaari po, pabalikin ninyo ang taong isinugo nyo para turuan kami kung anong dapat naming gawin sa anak namin kapag isinilang na siya." Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Manoa. Muling nagpakita ang anghel ng Diyos sa asawa ni Manoa habang nakaupo siyang nag-iisa sa bukid. Mabilis niyang hinanap ang asawa niya at sinabi, "Manoa, halika! Narito ang tao na nagpakita sa akin noong isang araw." Tumayo si Manoa at sumunod sa kanyang asawa. Pagkakita niya sa tao, tinanong niya, "Kayo ba ang nakipag-usap sa asawa ko?" Sumagot siya, "Oo." Nagtanong si Manoa sa kanya, "Kung matutupad ang sinabi niyo, ano po ba ang dapat sundin ng batang ito patungkol sa kanyang pamumuhay at sa kanyang gawain?" Sumagot ang anghel, "Kailangan sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Hindi siya kakain ng anumang mula sa ubas. Hindi rin siya iinom ng katas ng ubas o anumang uri ng inuming nakakalasing o kakain ng anumang pagkain na itinuturing ni marumi. Kailangan sundin niya ang lahat ng sinabi ko sa kanya." Sinabi ni Manoa sa anghel, "Huwag po muna kayong umalis dahil magkakatay kami ng batang kambing para sa inyo." Sumagot ang anghel, "Kahit hindi ako umalis, hindi ko kakainin ang pagkaing inihanda mo. Mabuti pa kung maghahanda ka ng handog na sinusunog para sa Panginoon." Nagtanong si Manoa, "Ano po ang pangalan niyo para pasalamatan po namin kayo sa oras na matupad ang sinabi ninyo?" Sumagot ang anghel, "Bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? Mahirap itong maintindihan." Pagkatapos, kumuha si Manoa ng batang kambing at inihandog niya bilang pagpaparangal sa Panginoon at inilagay niya ito sa ibabaw ng altar na bato para sa Panginoon. Habang nakatitig si Manoa at ang asawa niya, gumawa ang Panginoon ng kamanghamanghang bagay. Nakita nila ang anghel ng Panginoon na pumaitaas sa langit kasama ng naglalagablab na apoy. Dahil sa nakita, lumuhod sila at nagpatira pa sa lupa. Doon nila naunawaan na anghel nga iyon ng Panginoon. Mula noon,
hindi na nila muling nakita ang anghel. Sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, "Tiyak na mamamatay tayo dahil nakita natin ang Diyos." Pero sumagot ang kanyang asawa, "Kung gusto ng Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang mga handog natin. Hindi rin sana niya ipinakita sa atin ang himala o sinabi sa atin ang tungkol sa sanggol." Dumating ang panahon na nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang anak niya at pinangalanan nila siyang Samson. Pinagpala ng Panginoon ang sanggol habang lumalaki. Ang espiritu ng Panginoon ay nagsimulang kumilos sa kanya habang naroon siya sa kampo ng Dan sa kalagitnaan ng Zora at Estaol. Isang araw, pumunta si Samson sa Timna at may nakita siya roon na isang dalagang Filisteo. Nang umuwi siya, nagkwento siya sa mga magulang niya. Sinabi niya, "May nakita ko sa Timna na isang babaeng Filisteo. Kunin ninyo dahil gusto ko siyang maging asawa." Pero sumagot ang mga magulang niya, "Bakit gusto mong makapag-asawa ng mula sa mga Filisteyong hindi nakakakilala sa Diyos? Wala ka bang mapili sa mga kamag-anak o kababayan natin?" Sumagot si Samson sa kanyang ama, "Ah, basta, siya po ang gusto kong mapangasawa." Hindi pala alam ng mga magulang ni Samson na kalooban ng Panginoon ang pasya niya sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na magkipaglaban sa mga Filisteyo dahil sakop ng mga Filisteyo ang Israel ng mga panahong iyon. Pumunta si Samson sa Timna kasamang mga magulang niya. Nang papunta si Samson sa mga ubasan sa Timna, bigla siyang sinalubong ng isang batang leon na umuungal. Pinalakas siya ng espiritu ng Panginoon at niluray niya ang leon sa pamamagitan ng mga kamay niya na tulad lang ng pagluray sa batang kambing. Pero hindi niya ito sinabi sa mga magulang niya at pinuntahan ni Samson ang babae at nakipagkwentuhan. Nagustuhan talaga niya ang babae. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik siya sa Timna para pakasalan ng babae. Doon siya dumaan sa kinaroroona ng pinatay niyang leon para tingnan ang bangkay nito at nakita niya ang maraming pulot at pukyutan sa bangkay ng leon. Isinandok niya ang kanyang kamay sa pulot at kinain ito habang naglalakad. Nang makita niya ang kanyang magulang, binigyan niya sila ng pulot at kinain din nila ito pero hindi niya sinabi sa kanila na kinuha niya ito sa bangkay ng leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng magiging manugang niya at doon ay nagpapiging si Samson ayon sa kaugalian nila na dapat gawin ng isang nobyo. Nang makita nila si Samson, binigyan siya ng 30 binatang lalaki para makasama niya. Sinabi ni Samson sa kanila, "May bugtong ako sa inyo. Kung mahuhulaan niyo ito bago matapos ang 7 araw na piging, bibigyan ko kayo ng 30 telang linen at 30 mamahaling damit. Pero kapag hindi niyo ito nahulaan, kayo ang magbibigay sa akin ng mga ito." Sumagot sila, "Sige, sabihin mo sa amin ang bugtong mo." Sinabi ni Samson, "Mula sa nangangain, lumabas ang pagkain at mula sa malakas, matamis ay lumabas." Lumipas ang 3 araw pero hindi nila ito mahulaan. Nang 4th na araw, kinausap nila ang asawa ni Samson, "Hikayatin mo ang asawa mo na ipagtapat niya sa iyo ang sagot sa bugtong para malaman namin. Kung hindi, susunugin ka namin pati ang sambahayan ng iyong ama. Inimbitan niyo ba kami sa piging na ito para kunin ang mga pag-aari namin?" Kaya pumunta ang babae kay Samson na mangyak-ngyak. Sinabi niya, "Hindi mo pala ako mahal. Nagpahula ka ng bugtong sa mga kababayan ko pero hindi mo sinabi sa akin ang sagot." Sumagot si Samson, "Hindi ko nga sinabi sa mga magulang ko. Sa iyo pa kaya?" Mula noon, patuloy na umiyak ang babae hanggang sa 7th araw. Kaya sinabi na lang ni Samson sa kanya ang sagot dahil tuloy pa rin ang pangungulit niya. At ang sinabi ni Samson sa kanya ay sinabi rin niya sa kanyang kababayan. Kaya bago matapos ang 7th araw, sinagot nila ang bugtong. Sinabi nila kay Samson, "Wala nang mas tatamis pa sa pulot at wala nang mas lalakas pa sa leon." Sumagot si Samson, "Kung hindi niyo pinilit ang asawa ko, hindi niyo sana malalaman ang sagot." Pinalakas ng espiritu ng Panginoon si Samson. Pumunta siya sa Ashkelon at doon, pinatay niya ang 30 tao at kinuha ang mga ari-arian at mga damit ng mga ito. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga damit sa mga tao na nakasagot ng bugtong niya, kaya umuwi siya sa magulang niya na galit dahil sa nangyari. Ang asawa ni Samson ay ibinigay sa mga pangunahing abay sa kanilang kasal. Panahon ng tagani noon, dumalaw si Samson sa kanyang asawa na may dalang batang kambing. Sinabi ni Samson sa biyanan niyang lalaki, "Papasok po ako sa kwarto ng asawa ko." Pero hindi pumayag ang biyanan niya. Sinabi ng kanyang biyanan, "Akala ko kinasusuklaman mo na siya, kaya ibinigay ko na siya sa kaibigan mo. Kung gusto mo, nandyan ang kapatid niyang mas maganda pa sa kanya. Siya na lang ang pakasalan mo." Sinabi ni Samson, "Sa ginawa niyong ito, huwag niyo akong sisihin kapag may ginawa ako sa inyo, mga Filisteyo.
Kaya umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagbuhol-buhol niya ang buntot ng mga ito ng tigda dalawa at nilagyan ng sulo. Sinindihan niya ang mga sulo at pinakawalan ng mga asong gubat sa mga trigo ng mga Filisteo. Nasunog ang lahat ng trigo. Hindi lang ang nakatali kundi pati na rin ang mga aanihin pa. Nasunog din ang mga ubasan at mga taniman ng ulibo. Nagtanong ang mga Filisteo kung sino ang gumawa noon at nalaman nilang si Samson. Nalaman din nilang ginawa iyon ni Samson dahil ipinakasal ng binanyang tagatim niyang asawa niya sa isa niyang kaibigan. Kaya hinanap ng mga Filisteo ang babae at ang kanyang ama at sinunog nila. Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, "Dahil sa ginawa niyong ito, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapaghiganti." Kaya buong lakas na nilusob ni Samson ang mga Filisteo at marami ang napatay niya. Pagkatapos, tumakas siya at nagtago sa kuweba sa may bangin ng Etam. Nagkampo ang mga Filisteo sa Juda at nilusob nila ang bayan ng Lehi. Kaya nagtanong sa kanila ang mga taga-Juda, "Bakit nilulusob niyo kami?" Sumagot sila, "Para dakpin si Samson at gantihan sa mga ginawa niya sa amin." Kaya ang 3,000 lalaki ng Juda ay pumunta sa kuweba sa may bangin ng Elam at sinabi nila kay Samson, "Hindi mo ba naisip na sakop tayo ng mga Filisteo? Ngayon, pati kami ay nadamay sa ginawa mo." Sumagot si Samson, "Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin." Sinabi nila, "Pumunta kami rito para dakpin ka at ibigay sa mga Filisteo." Sumagot si Samson, "Payag ako. Basta mangako kayo sa akin na hindi niyo ako papatayin." Sinabi nila, "Oo, hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila." Kaya iginapos nila siya ng 2 bagong lubid at dinala palabas sa kuweba. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng mga Filisteo na sumisigaw sa pagtatagumpay. Pinalakas ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon si Samson at pinagputol-putol niya ang lubid na parang sinulid lang. Pagkatapos, may nakita siyang panga ng asnong kamamatay pa lang. Kinuha niya ito at ginamit sa pagpatay sa 1,000 Filisteo. Sinabi ni Samson, "Sa pamamagitan ng panga ng asno, pinatay ko ang 1,000 tao. Sa pamamagitan ng panga ng asno, itinumpok ko sila." Pagkatapos niyang magsalita, itinapon niya ang panga ng asno. Ang lugar na iyon ay tinawag na Ramat Lehi. Labis ang pagkauhaw ni Samson, kaya tumawag siya sa Panginoon. Sinabi niya, "Pinagtagumpay niyo po ako, pero ngayon, parang mamamatay na ako sa uhaw at mabibihag ng mga Filisteo na hindi nakakakilala sa inyo." Kaya pinalabas ng Diyos ang tubig sa may butas ng lupa sa Lehi. Uminom si Samson at bumalik ang kanyang lakas. Ang bukal na ito ay tinatawag na En-Hakore. Naroon pa ito sa Lehi hanggang ngayon. Pinamunuan ni Samson ang mga Israelita sa loob ng 20 taon. Nang panahong iyon, sakop pa rin ng mga Filisteo ang kanilang lupain. Isang araw, pumunta si Samson sa Gaza na isang lungsod ng Filisteo. May kilala siya roon na isang babaeng bayaran at sumiping siya sa babaeng iyon. Nalaman ng mga taga-Gaza na naroon si Samson, kaya pinalibutan nila ang lungsod at binantayan ang pintuan ng lungsod buong gabi. Hindi sila lumusob ng gabing iyon. Nagpasya sila na papatay nila si Samson ng madaling araw. Pero sumiping si Samson sa babae hanggang hating gabi lang. Bumangon siya at pumunta sa may pintuan ng lungsod. Hinawakan niyang pintuan at binunot at natanggal ito pati ang mga kandado at haligi nito. Pagkatapos, pinasan niya ito at dinala sa tuktok ng bundok na nakaharap sa Hebron. Isang araw, nagkagusto si Samson sa isang dalaga na nakatira sa lambak ng Sorek. Ang pangalan niya ay Delilah. Pinuntahan ng 5 pinuno ng mga Filisteo si Delilah at sinabi, "Kumbinsin mo siya na ipagtapat sa iyo ang sekreto ng lakas niya at kung paano siya matatalo para maikapos at mabihag namin siya. Kung magagawa mo ito, ang bawat isa sa amin ay magbibigay sa iyo ng 1,100 pilak." Kaya tinanong ni Delilah si Samson. Sinabi niya, "Ipagtapat mo sa akin ang sekreto ng lakas mo kung may gagapos o huhuli sa iyo." "Paano niya ito gagawin?" Sumagot si Samson, "Kung gagapusin ako ng 7 sariwang bagting ng pana, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko." Nang malaman ito ng mga pinuno ng Filisteo, binigyan nila si Delilah ng 7 sariwang bagting ng pana at iginapos niya si Samson. May ilang mga Filisteo na nakatago noon sa kabilang kwarto. Pagkatapos, sumigaw si Delilah, "Samson, may dumating na mga Filisteo para hulihin ka." Pero nilagot ni Samson ang tali na parang lubid na nadarang sa apoy, kaya hindi pa rin nila nalaman ang sekreto ng kanyang lakas. Sinabi ni Delilah kay Samson, "Niloko mo lang ako. Nagsinungaling ka sa akin. Sige na,
Ipagtapat mo sa akin kung paano ka maigagapos. Sinabi ni Samson, kapag naigapos ako ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Kaya kumuha si Delilah ng bagong lubid na hindi pa nagagamit at iginapos niya si Samson. May ilang mga Filisteo na nakatago noon sa kabilang kwarto. Pagkatapos, sumigaw si Delilah, Samson, may dumating na mga Filisteo para takpin ka. Pero nilagot ni Samson ang tali sa kanyang braso na parang sinulid lang. Kaya sinabing muli ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako at nagsisinungaling ka. Sige na, ipagtapat mo na kung paano ka maigagapos. Sinabi ni Samson, kung itatali mo ng 7 tirintas ang buhok ko sa teral at ipinilupot sa isang tulos, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Kaya nang nakatulog si Samson, itinali ni Delilah ang 7 tirintas ang buhok ni Samson sa teral at sumigaw agad, Samson, may dumating na mga Filisteo para takpin ka. Nagising si Samson at mabilis niyang tinanggal ang buhok niya sa teral. Kaya sinabi ni Delilah sa kanya, sabi mo mahal mo ako pero hindi mo ako pinagkakatiwalaan. 3 beses muna akong niloko. Hindi mo talaga pinagtapat sa akin kung saan nang gagaling ang lakas mo. Araw-araw niyang tinatanong si Samson hanggang sa bandang huli ay nakulitan din ito. Kaya ipinagtapat na lang ni Samson sa kanya ang totoo. Sinabi ni Samson, hindi pa nagugupitan ang buhok ko kahit isang beses lang sapagkat mula sa kapanganakan ko, itinalaga na ako ng Diyos bilang isang Nazareo. Kaya kung magugupitan ang buhok ko, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Naramdaman ni Delilah na nagsasabi si Samson ng totoo, kaya nagpautos siya na sabihin sa mga pinuno ng mga Filisteo na bumalik dahil nagtapat na sa kanya si Samson. Kaya bumalik ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Pinatulog ni Delilah si Samson sa hita niya at nang makatulog ito, tumawag siya ng isang tao para gupitan ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Kaya nang hina si Samson at ipinadakip siya ni Delilah. Sumigaw si Delilah, Samson, may dumating na mga Filisteo para hulihin ka. Pagbangon ni Samson, akala niya ay makakawala pa rin siya ng tulad ng ginagawa niya noon, pero hindi niya alam na hindi na siya tinutulungan ng Panginoon. Dinagip siya ng mga Filisteo at dinukot ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dinala siya sa Gaza at kinadinahan ng tanso. Pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo, pero unti-unting tumubo ulit ang kanyang buhok. Muling nagkatipon ang mga pinuno ng mga Filisteo para magdiwang at mag-alay ng maraming handog sa kanilang diyos-diyosan na si Dagon. Sa pagdiriwang nila ay nag-aawitan pa sila. Pinagtagumpay tayo ng Diyos natin laban sa kalaban nating si Samson. Labis ang kanilang kasiyahan at nagsigawan sila. Dalhin dito si Samson para magbigay aliw sa atin. Kaya pinalabas si Samson sa bilangguan at nang makita ng mga tao si Samson, pinuri nila ang kanilang Diyos. Sinabi nila, pinagtagumpay tayo ng Diyos natin sa ating kalaban na nangwasak sa lupain natin at pumatay ng marami sa atin. Pinatayo nila si Samson sa gitna ng 2 haligi at ginawang katatawanan. Sinabi ni Samson sa utusan na nag-aakay sa kanya, pahawakin mo ako sa haligi ng templong ito para makasandal ako. Siksikan ang mga tao sa templo. Naroon ang lahat ng pinuno ng mga Filisteo. Sa bubungan ay may 3,000 tao, lalaki at babae. Nagkakasayahan silang nanonood kay Samson. Nanalangin si Samson, O Panginoong Diyos, alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa para makaganti po ako sa mga Filisteo sa pagdukot nila sa mga mata ko. Kumapit si Samson sa 2 haliging nasa gitna ng templo na nakatukod sa bubungan nito. Ang kanan niyang kamay ay nasa isang haligi at ang kaliwa naman ay nasa kabilang haligi. Pagkatapos, sumigaw siya, mamamatay akong kasama ng mga Filisteo, at itinulak niyang 2 haligi ng buong lakas at gumuho ang templo at nabagsakan ang mga pinuno at ang lahat ng tao roon. Mas maraming tao ang napatay ni Samson sa panahong iyon kaysa noong nabubuhay pa siya. Ang bangkay ni Samson ay kinuha ng mga kapatid at kamag-anak niya at inilibing sa pinaglibingan ng ama niyang si Manoah doon sa gitna ng Zora at Estaol. Pinamunuan ni Samson ang Israel sa loob ng 20 taon. Nang panahong iyon na wala pang hari ang Israel, may isang Levita na nakatira sa malayong bahagi ng kabundukan ng Ephraim. Ang Levitang ito ay nakapag-asawa ng isang alipin na taga Bethlehem sa Juda. Pero ang babaeng ito ay nagtaksil sa kanyang asawa at umuwi sa bahay ng magulang niya sa Bethlehem. Pagkalipas ng 4 buwan, nagdesisyon ng Levita na sunduin ang asawa niya at kumbinsiing magsama silang muli. Kaya umalis siya kasama ang isa niyang utusan at 2 asno. Pagdating niya roon, pinatuloy siya ng babae. Nang makita siya ng ama ng babae, malugod siyang tinanggap.
Pinilit siya ng biyanan niyang lalaki na manatili roon, kaya nanatili siya sa loob ng 3 araw na doon kumakain, umiinom at natutulog. Nang 4th na araw, maaga silang bumangon para magkasamang umuwi. Pero sinabi ng ama ng babae sa manugang niya, kumain muna kayo bago umalis. Kaya kumain silang 2. Pagkatapos, sinabi ng ama ng babae, dito muna kayo magpalipas ng gabi dahil magsasaya tayo. Hindi sana siya papayag pero pinilit siya ng biyanang lalaki. Kaya nanatili na lang sila. Kinaumagahan, nakahanda na silang umalis. Pero sinabi na naman ng ama ng babae, kumain muna kayo at mamayang hapon na lang kayo umalis. Kaya kumain muna sila. Nang aalis ng Levita ang asawa niya at ang kanyang utusan, sinabi ng ama ng babae, hapon na at maya-maya ay madilim na. Mabuti pa, dito na lang kayo muling matulog. Magsaya muna kayo at maaga na lang kayo umalis bukas. Pero hindi na pumayag ang Levita. Sa halip, umalis siya at ang asawa niya kasama ang utusan at ang 2 asno. Papalubog na ang araw nang dumating sila malapit sa Jebus. Kaya sinabi ng utusan ng Levita, mabuti po siguro na dito na lang tayo matulog sa lungsod na ito ng mga Jebuseo. Sumagot ang Levita, hindi maaari na dito tayo matulog sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo sa Gibea. Sikapin nating makarating sa Gibea o sa Rama at doon tayo matutulog. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakbay. Mag-aagaw dilim na nang dumating sila sa Gibea na sakop ng lahi ng Benjamin. Pumasok sila sa lungsod at naupo sa plaza pero walang nagalok sa kanila nang matutulugan. Nang madilim na, may isang matandang lalaki na pauwi galing sa kanyang bukirin. Ang matandang ito'y nakatira dati sa kabundukan ng Ephraim pero ngayon ay nakatira na sa Gibea na sakop ng teritoryo ng lahi ni Benjamin. Nang makita ng matanda ang manlalakbay sa plaza, nilapitan niya ang mga ito at tinanong, taga saan kayo at saan kayo pupunta? Sumagot ang Levita, galing kami sa Bethlehem sa sakop ng Juda at pauwi na kami sa bahay namin sa kabundukan ng Ephraim. Walang nagalok sa amin na tumuloy sa bahay niya. May pagkain at inumin kami ng asawa ko at ng aking utusan. Mayroon kaming dayami at pagkain para sa mga asno namin kaya wala na kaming kailangan pa. Sinabi ng matanda, huwag kayong matulog dito sa plaza. Doon na lang kayo sa aking bahay. Handa akong magbigay ng kahit anong kakailanganin ninyo kaya sumama sila sa matanda. Pagdating nila, pinakain ng matanda ang mga asno nila. Pagkatapos nilang maghugas ng paa, kumain sila at uminom. Habang nagkakasayahan sila, biglang pinaligiran ng masasamang tao ang bahay at kinalabog ang pintuan. Sinisigawan nila ang matandang may-ari ng bahay. Palabasin mo ang bisita mong lalaki para makipagtalik kami sa kanya. Sumagot ang matanda, bisita ko siya kaya huwag niyo siyang gawan ng marumi at kahiyahiyang bagay. Kung gusto nyo, ang anak kong dalaga na lang at ang asawa ng lalaking ito ang ibibigay ko sa inyo. Gawin nyo ang gusto nyong gawin sa kanila, huwag lang ninyong gawin ang kahiyahiyang bagay sa bisita ko. Hindi nakinig ang mga tao sa kanya, kaya pinalabas ng Levita ang asawa niya at ibinigay sa kanila. Magdamag siyang pinagsamantalahan at inabuso ng mga ito. At nang magbubukang liwayway na, pinaalis nila ang asawa ng Levita. Bumalik ang babae sa bahay na tinutuluyan ng kanyang asawa. Natumba siya sa pintuan at doon siya sinikatan ng araw. Nang umagang iyon, bumangon ang kanyang asawa. Binuksan nito ang pintuan para umalis na at nakita niya ang asawa niyang nakahandusay at ang kamay nito ay nakaunat na sa pintuan. Sinabi ng Levita, bangon na dahil uuwi na tayo. Pero patay na pala ang babae kaya ikinarga niya ang bangkay sa kanyang asno at umalis. Pagdating niya sa kanila, pinagputol-putol niya sa 12 bahagi ang bangkay ng kanyang asawa at ipinadala sa 12 lahi ng Israel. Sinabi ng lahat ng nakakita nito, wala pang nangyari na katulad nito mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Ano kayang mabuti nating gawin? Ang lahat ng Israelita mula Dan hanggang sa Beersheba at mula sa Gilead ay nagtipon sa Mizpa sa presensya ng Panginoon. Naroon din ang pinuno ng bawat lahi ng Israel nang magtipon ang mga mamamayan ng Diyos. May 400,000 silang lahat na sundalong armado ng espada. Nabalitaan ng mga taga-Benjamin na ang ibang mga lahi ng Israel ay nagtipon sa Mizpa. At ngayon, nagtatanong ang mga Israelita, paano nangyari ang kasamaang ito? Sinabi ng Levita na asawa ng babaeng pinatay, dumaan kami ng asawa ko sa Gibea sa sakop ng Benjamin para doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, pinaligiran ng ilang lalaking taga-Gibea ang bahay na tinutuluyan namin. Papatayin sana nila ako, pero ginahasa nila ang asawa ko hanggang sa namatay ito. Kaya dinala ko pauwi ang bangkay niya at pinagputol-putol at ipinadala sa 12 lahi ng Israel dahil napakasama at kahiyahiya ang ginawa ng mga taong ito sa Israel. Lahat tayong mga Israelita, ano ngayon ang gagawin natin? Nagkaisa ang mga tao na nagsabi,
Wala ni isa man sa atin ang uuwi. Ito ang gagawin natin. Magpalabunatan tayo kung sino sa atin ang lulusob sa Gibya. Ang 10 bahagi ng lahat ng lalaki sa bawat lahi ang mag-aasikaso sa pagkain ng mga sundalo. Ang natitira ang maghihiganti sa mga taga-Gibya dahil sa napakasamang ginawa nila sa Israel. Kaya nagkaisa ang mga lalaki ng Israel sa paglusob sa Gibya. Nagsugo ang Israel ng mga mensahero sa mga lahi ni Benjamin at sinabi, "Ano itong kasamang nangyari sa inyo? Ngayon, isuko nyo na sa amin ang mga masasamang taong taga-Gibya na gumawa nito at papatayin namin sila at nang mawala ang kasamang ito sa Israel." Pero hindi pinansin ng mga taga-Benjamin ang kapwa nila Israelita. Sa halip, lumabas sila sa mga bayan nila at nagtipon sa Gibya para makipaglaban sa mga kapwa nila Israelita. Noong araw na iyon, nakapagtipon ang mga taga-Benjamin ng 26,000 sundalo. Hindi pa kasama dito ang 700 piling sundalo na taga-Gibya. Kabilang sa mga piling sundalo na taga-Gibya, ang 700 tao na ito na puro kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador kahit hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman, maliban sa angkan ni Benjamin, ay nakapagtipon ng 400 sundalong mahuhusay sa pakikipaglaban. Bago makipaglaban, pumunta muna ang mga Israelita sa Bethel at nagtanong sa Diyos kung aling lahi ang unang lulusob sa mga taga-Benjamin. Ayon sa Panginoon, ang lahi ni Juda. Kaya nang sumunod na araw, maagang nagkampo ang mga Israelita malapit sa Gibya at pumunta sila sa Gibya. Pagdating doon, pumuesto na ang mga Israelita para makipaglaban sa lahi ni Benjamin. Naglabasan ang mga taga-Benjamin sa Gibya para lusubin sila at sa araw na iyon, 22,000 Israelita ang napatay ng mga taga-Benjamin. Umahon muli ang mga Israelita sa Bethel at umiyak doon hanggang gabi. Tinanong nila ang Panginoon, "Muli po ba kaming makikipaglaban sa mga kadugo naming mga taga-Benjamin?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, muli kayong makipaglaban." Kaya pinalakas nila ang kanilang loob at muli silang pumuesto sa dating lugar noong unang araw silang lumusob. At nang sumunod na araw, nilusob nila ang mga taga-Benjamin. Pero lumabas muli ang mga taga-Benjamin sa Gibya at sinalubong ang mga kapwa nila Israelita. At sa pagkakataong iyon, napatay na naman nila ang 18,000 Israelita na armado lahat ng espada. Kaya umahon muli ang lahat ng Israelita sa Bethel at umiyak sa presensya ng Panginoon. Nagayuno sila hanggang gabi at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Nang panahong iyon, ang kahon ng kasunduan ng Diyos ay nasa Bethel at ang namamahala dito ay si Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Nagtanong muli ang mga Israelita sa Panginoon, "Muli po ba kaming magkikipaglaban sa mga kadugo naming taga-Benjamin o hindi na po?" Sumagot ang Panginoon, "Muli kayong makipaglaban dahil bukas ay pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila." Kaya pinaligiran ng mga Israelita ang Gibya. Pumuesto muli sila sa lugar ding iyon. Ikatlong araw ito ng kanilang paglusob. Muli silang sinalubong ng mga taga-Benjamin na lumalabas mula sa lungsod at katulad ng nangyari sa mga nakaraang araw, may napatay silang mga Israelita. May 30 Israelita ang namatay sa bukirin at sa mga daan papunta sa Bethel at sa Gibya. Dahil tumakas ang mga Israelita, akala ng mga taga-Benjamin ay magtatagumpay silang muli laban sa mga Israelita. Hindi nila alam na nagpapahabol lang palang mga Israelita para dalhin sila papalayo ng lungsod. Nang nakarating ang mga Israelita sa Baal Tamar, pumuesto sila roon habang ang mga nag-aabang sa paligid ng Gibya ay nagsisilabasan. 10,000 silang lahat na puro piling sundalo ng Israel. Nilusob nila ang Gibya at matindi ang labanan. Hindi alam ng mga taga-Benjamin na malapit na ang katapusan nila. Pinagtagumpay ng Panginoon ang mga Israelita. At sa araw na iyon, nakapatay sila ng 25,100 na taga-Benjamin na armadong lahat ng espada. At napansin ng mga taga-Benjamin na natatalo na sila. Tumakas ang malaking grupo ng mga sundalo ng Israel para makalusob ang mga taong itinalaga nilang pumaligid sa bayan ng Gibya. Habang humahabol ang mga taga-Benjamin, biglang nilusob ng mga ito ang Gibya at pinagpapatay ang lahat ng tao doon. Bago sila lumusob, nag-usap muna sila na kapag nakita ng mga tumatakas na mga Israelita ang makapal na usok sa Gibya, babalik sila sa pakikipaglaban. Ang mga taga-Benjamin noon ay nakapatay ng 30 Israelita kaya inakala nilang nagtagumpay na naman sila sa mga Israelita. At nang pumaitas ng makapal na usok sa Gibya, lumingon ang mga taga-Benjamin at nakita nila ang makapal na usok mula sa lungsod kaya bumalik ang mga Israelita at nilusob nila ang mga taga-Benjamin. Natakot ang mga taga-Benjamin dahil napansin nilang malapit na ang katapusan nila. Tumakas sila sa ilang pero hinabol sila ng mga Israelitang lumalabas sa bayan.
Pinaligiran sila ng mga Israelita at hindi tumitigil ang mga ito sa paghabol sa kanila hanggang sa silangan ng Gibeah. May 18 matatapang na sundalo ng Benjamin ang namatay. Tumakas ang iba papunta sa ilang sa bato ng Rimon pero 5,000 ang namatay sa kanila sa daan. Patuloy silang hinabol ng mga Israelita hanggang sa Gidom at nakapatay pang mga Israelita ng 2,000. Sa kabuuan, 25,000 matatapang na taga-Benjamin ang namatay ng araw na iyon. Mga magagaling sila na sundalo at armado ng espada pero may 600 pa na taga-Benjamin ang nakatakas sa bato ng Rimon at doon sila nanatili sa loob ng 4 buwan. Pagkatapos, bumalik ang mga Israelita sa mga bayan ng Benjamin at pinatay nila ang mga natitirang buhay pa pati ang mga hayop at sinunog nila ang lahat ng bayan ng mga taga-Benjamin na madaanan nila. Doon sa Mizpah, nangako ang mga Israelita na hindi na nila papayagang mag-asawa ang mga anak nilang babae ng mga taga-Benjamin. Pagkatapos, pumunta ang mga Israelita sa Bethel at umiyak ng malakas sa presensya ng Panginoon hanggang gabi. Sinabi nila, "O Panginoon, Diyos ng Israel, bakit po ba nangyari ito? Ngayon, nabawasan na ng 1 lahi ang Israel." Kinaumagahan, gumawa sila ng altar at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos, nagtanong sila, "May lahi ba ng Israel na hindi dumalo nang nagtipon tayo sa presensya ng Panginoon sa Mizpah?" Lang panahong iyon, naipangako nila sa presensya ng Panginoon na ang sinumang hindi dadalo roon ay papatayin. Nalungkot ang mga Israelita sa mga kadugo nilang lahi ni Benjamin. Sinabi nila, "Nabawasan ng 1 lahi ang Israel, saan pa tayo makakakita ng mapapangasawa ng mga natitirang lahi ni Benjamin? Nangako kasi tayo na hindi natin papayagang mapangasawa nila ang mga anak nating babae." Nang magtanong sila kung may lahi ng Israel na hindi nakasama nang nagtipon sila sa presensya ng Panginoon sa Mizpah, nalaman nilang hindi dumalo ang mga taga-Jabes Gilead dahil nang binilang ang mga tao, wala ni isang mga taga-Jabes Gilead ang nandoon. Kaya pumili ang mga mamamayan ng 12,000 matatapang na sundalo at pinapunta sa Jabes Gilead para lipulin ang mga taga roon, bata man o matanda, lalaki o babae, maliban lang sa mga dalaga. At doon, nakakita sila ng 400 dalagang birhen at dinala nila ito sa kampo nila sa Shiloh na sakop ng Kanaan. Pagkatapos, nagsugo ang buong sambayanan ng Israel ng mga mensahero sa mga lahi ni Benjamin na nagtatago sa bato ng Rimon. Sinabi sa kanila ng mga mensahero na handa nang makipagkasundo sa kanila ang mga kapwa nila Israelita. Kaya umuwi ang mga lahi ni Benjamin at ibinigay sa kanila ng mga Israelita ang mga dalagang taga-Jabes Gilead pero kulang pa ang mga dalaga para sa kanila. Nalungkot ang mga Israelita sa nangyari sa mga lahi ni Benjamin dahil binawasan ng Panginoon ng 1 lahi ang Israel. Kaya nag-usap-usap ang mga tagapamahala sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi nila, "Wala nang natirang babae sa lahi ni Benjamin. Ano ba ang gagawin natin para makapag-asawa ang natitira nilang mga lalaki? Kailangang magpatuloy ang lahi nila para hindi mawala ang lahi ni Benjamin. Pero hindi natin mapapayagang mapangasawa nila ang mga anak nating babae dahil nakapangako na tayo na ang gagawa nito ay susumpain." Pagkatapos, naalala nila na malapit na pala ang taon ng pista para sa Panginoon na ginaganap sa Shiloh. Sinabi nila sa mga lahi ni Benjamin, "Magtago kayo sa mga ubasan at bantayan niyo ang mga dalagang taga-Shiloh. Kapag dumaan sila doon para sumayaw sa pista, lumabas kayo sa taniman at kumuha ng mapapangasawa ninyo at dalhin sa inyong lugar. Kung magrereklamo sa amin ang kanilang mga ama o mga kapatid na lalaki, ito ang sasabihin namin sa kanila. Nakikiusap kami na pabayaan nyo na lang sila dahil kulang ang mga dalagang nakuha natin noon noong lusubin natin ang Jabes Gilead. Wala kayong pananagutan dahil hindi naman kayo pumayag na mapangasawa ng mga lahi ni Benjamin ang mga anak ninyong babae. Kaya ginawa ito ng mga taga-Benjamin. Nagsikuha sila ng mga dalagang sumasayaw at dinala nila pa uwi bilang asawa. Pagdating nila sa kanilang lupain, ipinatayo nilang muli ang mga bayan nila at doon sila tumira. Umuwi rin ang iba pang mga Israelita sa sarili nilang lupain at sa sarili nilang angkan at pamilya. Nang panahong iyon, walang hari sa Israel, kaya ang bawat isa ay gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin." Dito magtatapos ang ating munting istorya tungkol sa kung sino-sino ang mga hukom na pinili ng Diyos para pangunahan ang mga Israelita. Pero kung may tinatago kang impormasyon na hindi ko naisama dito ay maaari mo itong ilagay sa ating comment section.